Welcome to Donmar TV News Channel. Samantala naman ang posibleng pananabutay umano sa vaccination program ng pamahalaan sa Metro Manila, pinaiimbestigahan na. Pinaiimbestigahan na nga ng National Task Force Against COVID-19, DILG, NBI at PNP ang pagsugod ng mga tao sa ilang vaccination sites sa Metro Manila kahapon. Resulta ito ng inisyal na mga reporta na tanggap ng mga otoridad na nagsasabing organisado umano ang pangyayari dahil may mga pampasaherong bus at van umano na naghatid pa sa mga tao sa mga vaccination site. Nabatid din sa inisyal na pagsiyasat ng mga otoridad na karamihan sa mga dumagsak kahapon sa mga bakunahan kahit walang mga schedule ay mula sa labas ng Metro Manila. Sinabi ni Testing Czar, Secretary Vince Dizon, na magandang layunin ng vaccination program ng gobyerno pero kung meron namang naradyang marabotahe rito ay hindi ito katanggap-tanggap. Kung totoo daw ang mga impormasyon na organisadong aksyon ito, kailangan niyang mahuli kung sino man ang nasa likod nito para maparusahan. Na ito ang bahagi ng bayag ni Secretary Vince Dizon. Verified po natin na may naglabas ng fake news. Ito nga walang bakuna, walang ayuda, kaya dumagsa ang mga kababayan natin galing sa iba't ibang lugar sa labas ng Metro Manila, papunta sa Las Piñas, sa Antipolo, sa Maynila, at sa iba't iba pang mga syudad. Sana po huwag tayong maniniwala sa mga ganitong fake news. At para sa mga iba naman natin kababayan na ang objective lamang ay manggulo, huwag naman po sana. Hirap na hirap po ang ating mga kababayan ngayon. Hirap na hirap po ang bansa dito sa threat ng Delta variant. Sana naman, huwag naman nilang gagawin yon. At warning na rin ito, no, dahil meron pong mga report na natanggap si Secretary Galvez, kami po'y nag-uusap kaninang umaga, meron po tayong natatanggap na unverified report na kailangan imbestigahan po natin na meron daw pong mga masasamang elemento na nanadyang magsabotahe ng mga vaccination site, lalo na sa mga mall sa Las Piñas, Antipolo, sa Maynila at iba pang lugar. Dahil dumagsa daw po sa loob ng mga bus at mga van ang mga taong ito, at ito po ay iimbestigahan ng National Task Force sa pamumuno ni Secretary Galvez sa tulong ng ating DILG. Samantala, sinabi naman ni DILG and Secretary Jonathan Malaya na inatasan na nga ni DILG Secretary Eduardo Anyo ang Anti-Cybercrime Group, CIDG, at iba pang units ng PNP para matukoy kung sino ang nasa likod ng pagpapakalat ng fake news na nagsasabing hindi makatanggap ng ayuda ang hindi pa napakunahan. Kung totoo raw ang panabutahan ito sa vaccination program ng pamahalaan, may ito rin itong seryosong banta hindi lamang sa kalusugan ng publiko kundi maging sa pambansang seguridad. Morning po, Mayor. Manong Ted. Manong Ted, magandang umaga sa inyo dyan, pati sa mga staff nyo dyan sa studio. Magandang umaga at yung mga manonood na nakatagapakinig natin. Opo, salamat na marami sa inyo pong panahon, Yorme. Bago pong lahat, unahin ko na po yun. Amin pong inihabol kanina sa amin pong pangalasyeteng balita. Actually, ang headline nga po doon, pinagpapaliwanag kayo ng DILG doon po sa failure ng City of Manila sa war on drugs. And yun nga po, and then ngayon po, inihabol namin yung balita na binawi ng DILG yung kanilang show course order. Ano ho ba ang kwento doon, Mayor? Ayan. So dito sa unang bahagi ng kanyang interview, it's time. Naka-score kasi si Yorme. Alam naman natin, naka-score si Yorme dito dahil merong nagkalat sa DILG na pinapaliwanag yung tungkol sa war on drugs na hindi pa naman mayor si Isko noon. So talagang aminado naman ang DILG na nagkamali sila. Ngayon, sa unang bahagi ng interview ni Ted, kailangang ipagdiinan yung pagkapanalo ni Isko. Ang galing talaga ni Ted. I love it. Idol ko talaga to. Hindi ko po alam sa kanila. Tinatanong nila ako tungkol pangalawang beses na yan, Manong Ted. At isa lang ang ma-observe siya. Isa lang ang ma-observe nyo dito. Diba ilang araw natin binanatan si Mayor Isko at sinasabi natin na ang yabang-yabang, napakahambog, ganyan-ganyan. Pansinin nyo all throughout this interview. Darwin Salvador, salamat. Obvious na may nagturo sa kanya. Ito ah, panoorin nyo. Maging sensitive kayo sa pananalita niya, kanyang mukha, kanyang action, kanino siya umaapil. Dito napaka-obvious, napaka-obvious na tinuruan siyang maging mabait at hindi mayabang. Siguro, na-realize nila at pinagdiinan natin na sobrang yabang ni Isko. Kaya ngayon, babanat siya
pero ang dating, siya yung kawawa, siya yung mabait, siya yung inaapi at mabait na mabait ako. Biglang nagbago siya bigla, 'di ba? Kahapon atapang atao. Biglang gumanon eh. Sabi ko nga obvious. Alam mo, kung sigurong tanga, abay maniniwala sa ganyang klaseng style. 'Di ba? I mean, sorry ho, pero sanay ho tayo sa showbiz. Ang showbiz, ha? Nakakita na ba kayo ng shooting? Ang shooting, yung tumatawa, nakikipagbiroan yung artista pag sinabi nung direktor, action! Iiyak yan. Kahit katatawa lang niya, tawa lang niya ng tao, biruan, biruan, before the set. Pero nung sinabing action, iyak siya, iiyak. Ganyan na ganyan yung nakita ko dito. Kahapon, galit ng, ay, antapang atawa ko. Ganto, ganto. Ngayon, ah, kasi ganito, hindi ko nga ho maintindihan. Noong pagkaupo ko, mga siguro mga 7-8 months na ako nakaupo. 7-8 months na ako. Nagpadala sila ng ganyan na sinisiyasat nila ang? Yung 2018 failure. I don't want to point fingers, but at the time, hindi naman ako mayor. Hindi naman ako. Babait na ako ngayon eh. 2019 po ako naging mayor eh. Tapos, all of a sudden, parang siguro nagkataon lang, Manong Ted, no? Kasi tingnan nyo. Kahapon ng gabi, our website in the vaccination is being hacked. No, 133 times ang atake. Diba ang bait-bait niya na ngayon? Palakpakan! And the best actor goes to Mayor Isko! Congratulations, Mayor Isko, for winning the best actor award! Oh, galing talaga, di ba? Panalo. Oh. Ngayon naman, hinahack naman daw yung kanilang vaccine website. Alam mo kung sino naalala ko dito? Darwin Salvador, maraming salamat. Alam nyo kung sino yung naalala ko dito? Yung may ganyang style, mga kalahi ni Renato Reyes, yung